Si Mr. at si Bayaw, sabay nila akong pinaligaya. Full stories. Ako si Jennifer, 30 years old, laki sa hirap, at aaminin ko, ayaw ko ng ganong buhay. Kaya naman, gumawa talaga ako ng paraan para ako at ang aking pamilya ay makaangat sa buhay. Kaya naman, naghanap talaga ako ng lalaking mayaman. Ngunit, dahil sa di naman ako kagandahan, ay napunta ako sa isang lalaki na matanda. Nasa 70 na ang edad niya. Byudo siya at mayaman. Kaya naman kahit siya ay matanda na at kulubot na, ay pinatulan ko na din siya. Kasi ang gusto ko naman talaga ay yung mayaman. Bonus na lang yung kasing edad ko at gwapo. Ngunit, isang araw, pagdatapuan ka nga naman ng swerte, ay di lang isang lalaki ang mabibingwit ko na mayaman, kundi dalawa pa sila. At ito ang kapatid ng aking mister. Siya ang aking bayaw at siya ay may asawa naman. At nasa 65 na ang edad niya. Ilalahad ko po sa inyo kung paano ako napaligaya ni mister at ng bayaw ko. Sana po makinig kayo at sana maibigan nyo ang istorya ng aking buhay. Isang araw, mga bandang 8 ng umaga, nagluluto at naghahanda ako ng almusal naming mag-asawa. Bigla na lang may nag-doorbell sa gate namin. Kaya dahil dun, ay agad naman nilabas ng asawa ko yon para tingnan kung sino ba yung nag-doorbell na yon. At maya-maya lang, ay andyan ang asawa ko at may kasama siyang isang lalaki na may edad na din at ito ay kamukha niya. Kaya bigla ako napatanong sa aking sarili, malamang siya na yung isang kapatid ng mister ko na nakatira sa Amerika. Honey, mukhang may bisita ka. Sino siya? Amhan, kapatid ko to. Siya si Andy. Siya yung nakwento ko sa'yo na magbabakasyon dito. Sa atin, ng isang buwan lang naman. Kaya siya nagbakasyonhan kasi gusto ko daw niya makilala. Di ba nga nang kinasal tayo last month, di naman siya nakapunta. Kasi ng oras na yun ay busy siya. Kaya eto, ngayon lang siya nakapagbakasyon dito sa Pilipinas. Nga pala kapatid ko, siya yung asawa ko si Jennifer. Tapos Sunny, si Andy kapatid ko, mas bata yan sa akin. Nasa 65 lang ang edad niya. Ay Jennifer, kinagagal na kita makilala. Kuya Berhel, maganda palang asawa mo ah. Magaling kang pumili kuya. Tapos sexy pa siya. Bilib na talaga ako sa'yo kuya. Nga pala Jennifer, ilang taong ka na ba? 30 years old po ako kuya Andy. Kinagagal ako din na makilala kayo. Sana mag-enjoy kayo sa pagbabakasyon nyo dito sa Pilipinas. Oo Jennifer, tingin ko naman mukhang mag-enjoy ako dito. Lalo na pag makakakita ako lagi ng magandang babae na gaya mo. Naku, di naman po ako maganda kuya Andy. Sakto lang at sexy. Pero maganda, di naman. Ani, may pinagmanan ng kapatid mo na si Kuya Andy. Magkapatid nga kayo, mga bolero. Siyempre yan, sa akin yung nagmana. Kaya nga, magaling din yung mang bola. Amerikanang asawa niyan han, kaya mas matinik yan sa akin. Ay, ganun ba han? Naku Kuya Andy, mukhang mas chick boy ka sa asawa ko ah. Naku, di naman, sakto lang. Pero sa totoo lang, Jennifer, si Kuya Berhel talagang matinik. Sa chicks, kita mo naman, di ba? Ikaw pa na pangasawa niya. Sa bagay, kuya, may point ka dyan. Alika, kuya. Sabay ka na sa amin mag-almusal. Kakain pa lang naman kami. Sige, Jennifer. Salamat sa'yo. Nga pala, Andy. Ba't di ka malang tumawag sa akin na ngayon palang dating mo? Di tuloy kita nasundo sa airport. Ayos lang kuya, gusto kitang i-surprise. Kaya sinadya akong magsabihin sa'yo. Saka kuya, pag sinabi ko sa'yo, maabala pa kita. Alam ko naman busy ka sa asawa mo, bagong kasal kayo. Ikaw talaga, maloko ka pa din hanggang ngayon. Sige na, halika na, kumain na nga tayo.
Yung mga dala mong gamit, ipapadala ko na lang sa maids ko, dun sa magiging kwarto mo. Sige kuya, salamat. Nga pala mamaya, pagkatapos natin kumain, may mga pasalubong ako para sa inyo. Tiyak ako, matutuwa kayong mag-asawa. Sige Andy, salamat sa iyo. Sige kain na, alam ko, gutom ka na. Ang layo pa ng binayahe mo. Oo nga kuya, malayo talaga. Kaya gutom na din talaga ako. At pagkatapos namin mag-usap nun, ay kumain na nga kami ng agahan. At habang kami ay kumakain, ay napapasulyap. Sa akin, ang gurang kong bayaw. Ako naman, ay giningitian ko na lang siya. Pag nagtatama ang aming mga paningin sa isa't isa, ginawa ko yun para ipakita sa kanya na di ako suplada. Kasi, yun din ang unang beses na magkita kami at magkakilala. Kaya dapat, pakitaan ko talaga siya ng maganda at maayos. Kasi, bayaw ko nga siya. At ang matapos na kaming kumain ng agahan nun, ay agad kaming niyaya ng bayaw kong gurang na pumunta sa kwarto kung nasan ang kanyang mga bagahe. Kasi, ibibigay niya nga daw sa amin yung mga pasalubong niya. At ang ando na kami, ay agad niyang binigay sa akin yung mga mamahaling pabango, lotion, makeup, chocolates at kung ano-ano pa. At sa asawa ko naman ang binigay niya ay mga mamahaling alak at sigarilyo. Kaya dahil dun ay natuwa naman kami ng aking asawa kasi iba pa din talaga pagbigay sa'yo at galing ibang bansa, mabango at amoy imported. Andy, kapatid ko, salamat sa mga binigay mo sa amin ng asawa ko ha. Ang dami nito. At alam kong mamahalin ng mga to. Wala yun kuya, pero salamat pa din at nagustuhan nyo ang mga bigay ko sa inyong dalawa. Alam ko naman, kayang-kaya nyo bumili ng mga yan. Sisiw lang sa'yo lahat yan, Kuya Berhel. Milyonaryo eh. Loko-loko ka talaga. Siyempre nagustuhan namin to ng asawa ko, di ba Han? Oo nga po Kuya Andy, iba pa din kasi pagbigay mo. Tapos, galing pang ibang bansa, mabango at umoy Amerika. O nga Andy, iba pa din pagbigay ng taong mahal mo, ng kapatid mo o kamag-anak mo. Kaya mas nakaka-excite pa din. Kaya salamat talaga. Sige kuya, wala yun. Nga pala kuya at Jennifer, mamaya na lang tayo magkwentuhan ha. Matutulog muna ako. Napagod ako. Ang layo kasi ng biyahe ko. Tapos ito, nahihilo pa ako. May jet lag pa ako. Iba na talaga pag tumatanda na, madali nang mapagod. Sige Andy, magpahinga ka na muna at matulog. Mamaya na tayo magkwentuhan. Oo nga kuya, magpahinga ka na muna. Ipapatawag na lang kita mamaya, pagkakain na tayo ng tanghalian. Sige kuya Jennifer, salamat sa inyo ha. At pagkatapos nun, ay natulog at nagpahinga na nga muna ang gurang kong bayaw na si Andy. Kami naman ang asawa ko ay abala sa pagtingin sa mga binigay niya sa amin ng mga pasalubong galing Amerika. Honey, ang daming binigay sa atin ng kapatid mo ah. Ang bait niya naman pala at mukhang galante pa siya. Oh honey, mabait talaga yan si Andy. At tama ka, galante nga yan. At talagang kung gumastos yan, walang kontrol. Kaya swerte ng asawa niya sa kanya at maging ang mga anak nila. Wow, talaga ba, honey? Eh, Han, sin mas mayaman sa inyong dalawa ni Andy? Ikaw ba o siya? Wala, Han. Natanong ko lang naman. Tingin ko, Han, mas mayaman si Andy sa akin. Nang onti lang naman, pero mas lamang ako sa kanya. Alam mo kung bakit, Han? Eh, bakit naman, Han? Kasi ako, may asawang maganda at fresh pa. Si Andy kasi, may edad ng asawa niya. Gaya namin. Ngeks, ganun ba Han? Ikaw talaga. Ang dami mong alam dyan. Pero Han, may tama ka. Sa bagay na yan. Saka Han, mas pogi ka kaysa kay Andy. Tapos ano, napapaligaya mo pa ako ng madalas. Kaya Han, masaya ako sa iyo. At yun ang totoo. Talaga ba Han? Baka naman joke lang yan ha. Baka mamaya, di ka masaya sa akin. Baka sinasabi mo lang yan kasi kaharap mo ako ngayon. Totoo yun Han,
at hindi yung joke, okay? Kaya sana, maniwala ka sa akin ha. Natutuwa talaga ako sa iyo, lalo na pag ako'y pinapaligaya mo. Okay, sigehan. Naniniwala na ako sa iyo kasi mukhang nagsasabi ka naman ng totoo sa akin. Sigehan, salamat. Love you po. Sigehan, love you too. At pagkatapos nun, ay nagyakapan kami ng aking asawa. Aaminin ko nang una ay parang nandidiri ako sa aking asawa kasi nga may edad na siya at siya ay kulubot na. Ngunit dahil sa araw-araw ko na siyang kasama at kami ay kasal na, ay natutunan ko na din siyang mahalin at hindi na ako nawawalan ng gana na siya ay aking kasama at katabi sa kama na matulog. Tiniis ko na lang yung mga aking naranasan kasi nga gusto ko ng maayos na buhay at isa pa, napapaligaya niya pa din naman ako. Kaya ayos na din sa akin na siya ang inasawa ko at pinakasalan, mayaman at nakaraos kami sa buhay ng aking pamilya. Kasi maging ang pamilya ko ay naambunan ng biyaya ng aking asawa na si Berhel. At pagsapit ng tanghalian ay naghanda na ako ng masarap na ulam kasi yun ang sinabi ng aking asawa. Kasi nga maya-maya lang ay maghahanap na ng pagkain ang bayaw ko na si Andy. Kaya dapat lang na masarap na pagkain talaga ang iluto ko ngayon. At nang makapagluto na ako ng masarap na ulam para sa tanghalian, ay agad ko nang ginising ang bayaw ko. Kuya Andy, kakain na po tayo ng tanghalian. Labas ka na po dyan sa kwarto mo. Alam ko po, gutom ka na. Walang sumasagot kahit anong tawag at katuko sa pintuan ng kanyang kwarto. Kaya naman nagpa siya akong pumasok sa loob. Buti na lang ng oras na yon ay nakabukas yung pintuan at ang nasa loob na ako ay daan-daan akong lumapit sa kama kung saan nakahiga ang bayaw kong gurang. At pagtingin ko sa kanya ay nakapikit ito kaya malamang ay tulog pa siya. Kaya naman nagpa siya na akong gisingin siya. Hinawakan ko siya sa kanyang braso at saka ko siya ginising. Uy Andy, gising na po. Kakain na po tayo ng tanghalian. Pinapatawag ka na din ni Berhel. At maya-maya lang ay dahan-dahan ang dumilat ang mga mata niya. Tinignan niya ako at saka siyang umiti at saka na siya nagsalita. Oh, ikaw pala yung Jennifer. Anong ginagawa mo dito sa kwarto ko? Kuya Andy, kakain na daw po tayo ng tanghalian. Inihintay ka na din ni Berhel sa baba. Ganun ba? Sige, pasabi sa kanya. Susunod na ako. Magpapalit lang ako ng damit ko. Sige, Kuya Andy. Sasabihin ko na lang. Sige, aalis na ako. Wait ko na lang po namin sa ibaba. Okay, sige Jennifer. At nang palabas na sana ako ng kwarto ng bayaw kong gurang, ay bigla niya na lang hinawakan ng isang kamay at saka niya sinabi sa akin ang salitang to. Teka Jennifer, baka pwede. Dito ka na muna saglit. Magpapamasahe lang ako sa iyo. Ang ganda-ganda mo naman at ang bango-bango mo pa. Ang swerte naman sa iyo ni Kuya Berhel kasi ikaw ang bago niyang asawa. Sexy na at mabait pa. At habang sinasabi niya sa akin ang mga salitang iyon, ay nagawa niya din mahalikan ang isa kong kamay. Nang oras na iyon ay di ako nakagalaw. Natulala lang ako sa ginawa na yun ng aking bayaw. At maya-maya lang ay napatakbo na ako palabas ng kanyang kwarto. Kasi nga nagulat ako at di ko inasaan na ganun palang gagawin ng bayaw kong gurang na yon na bigla niya nalang halikan ang aking magandang kamay. At ang makalabas na ako ng kwarto niya ay nakahinga na ako na maayos. Ngunit andun pa din ang aking kaba ng oras na yon. At pagkatapos nun ay kinalam ako muna ang aking sarili at nang alam kong kalmado na ako ay nagpa siya na akong bumalik sa lokasyon ng aking asawa. Ohan, ba't parang natagalan ka ata sa pagtawag kay Andy? Ano kasi? Ang tagal gumising ng kapatid mo. Nakailang katok ako bago siya nagising. Mukhang napagod ata sa biyahe niya papunta dito. Ayun, nagising naman kaso matagal nga lang. Susunod na daw siya, sabi niya.
Wait na lang natin, Han. Ay, ganun ba, Han? Oo nga pala. Di ko nasabi sa'yo. Tulog mantika pala yan si Andy. Kaya mahirap talaga siyang gisingin. Pero hayaan mo na. Ang mahalaga, nagising mo siya. Wait na lang natin siya bago tayo kumain. Sige, Han, walang problema. Wait na lang natin ang kapatid mo. At pagkalipas ng ilang sandali, ay dumating ng bayokong gurang na si Andy. At nang makita ko siya, ay kinabahan ako agad. Kasi nga, dahil sa ginawa niyang paghawak at paghalik sa kamay ko. Pasensya na kayo, kuya at Jennifer, kung natagalan ako, ha. Inaantok pa kasi ako at napagod talaga ako sa biyahe ko. Iba talaga pag matanda na, mabilis lang mapagod. Ayos lang yan, Andy. Matanda na tayo, kaya mabilis talaga tayo mapagod. Sige, halika na. Kumain na tayo. Si Jennifer pala nagluto niyan, kaya sure ako, masarap yan. Ay, ganun ba, kuya? Sige, kain na tayo. Nang matikman kong luto niya ni Jennifer. At pagkatapos nun, ay kumain na nga kami. At habang kumakain kami, ay nakatingin sa akin ang bayo kong si Andy. Ako naman, ay di ko siya tinitingnan at pinapansin. Kasi nga, may pagkapilyo pala ang bayo kong gurang na to. Biro mo, matanda na ay maloko pa din. At pagkalipas ng ilang sandali, ay natapos na kaming kumain. Kuya, tama ka. Masarap nga magluto si Jennifer. Panalo, kuya, nabusog ako. Maswerte ka talaga, kuya, sa asawa mo. Kaya dapat, kuya, alagaan mo siya at mahalin, ha? O naman, Andy, mahal kong asawa ko na yan. At talagang alaga sa akin yan. Di ba, Han? Oo, Han. Inaalagaan mo naman ako na maayos. Kaya maswerte din ako sa'yo. Kaya, Han, salamat, ha? Kasi lahat ng kailangan ko at gusto ko na ibibigay mo sa akin. Love you, Han. Sige, Han, love you too. Wala yun, Han. Basta kaya kong ibigay sa'yo. Ibibigay ko, okay? Wow, ang sweet naman mag-asawa. Sana all, sweet ang asawa. Sige na, kuya. Doon muna ako sa sala. Magbabasa lang ako ng dyaryo doon o magazine. Sige, Andy, bahala ka na dyan. Gawin mong gusto mo. Nga pala, Han, pasok muna ako sa kwarto natin, ha. May gagawin lang ako. Pasensya ka na, Han. Ikaw muna gagawa ng mga gawaing bahay ngayon. Alam mo naman, di ba? Day off ng kasambahay natin ngayon. Okay lang yun, Han. Kaya ko naman gawin ng mga to. Kaya huwag ka na mag-alala dyan, ha. Sige, Han, salamat naman kung ganun. Sige, Han, bahala ka na dyan, ha. Doon muna ako sa kwarto natin, okay? Okay, sige, Han. Ako nang bahala dito. Gawin mo muna yung dapat mong gawin. At pagkaalis ng asawa ko na si Berhel, ay agad ko nang ginawa yung mga dapat kong gawin. Inuna ko yung pagliligpit sa mga plato. At ang maayos ko na to, ay agad ko na itong hinugasan. At habang ako'y naghuhugas ng mga plato, ay bigla na lang akong nagulat nang may biglang yumakap sa akin. Kaya dahil dun, ay munti ko na mabitawan yung mga plato na hawak ko kasi nga nagulat ako ng oras na yon. Kala ko nang una ay ang asawa ko na si Berhel, kaya naman hinayaan ko na lang na yakapin niya ako. Oh, Han, kala ko ba may gagawin ka, ha? Ba't andito ka pa ngayon? Pagkasabi ko nun ay nagtaka ako kasi nga di siya sumagot, kaya dahil dun ay agad akong lumingon. Paglingon ko ay ang bayaw ko pala yun na si Kuya Andy. Kaya dahil dun, ay gulat na gulat talaga ako. Kaya napahinto ako sa pag-uhugas ng plato at saka ako nagsalita. Kuya Andy, ba't mo ako niyakap? Baka pwede, bitawan mo na ako. Baka biglang sumulpot ang kuya mo dyan. Ang taray mo naman, Jennifer. Magpapasalamat lang naman ako sa'yo. Kaya niyakap kita ng ganito. Magpapasalamat ako sa'yo kasi ang sarap ng niluto mong pagkain kanina para sa akin. Sana, Jennifer, ganun. Lagi ka sarap, ha? Mahilig kasi ako sa masarap na pagkain. Tapos, kasing ganda mo pang magluluto. Ayos yun, Jennifer, ang bango mo naman talaga. Nang sabihin yun sa akin ng bayaw kong gurang, ay di ako nakagalaw. Nakatingin lang ako sa kanya. Habang ako
ay yakap-yakap niya pa at maya-maya lang habang ako ay yakap-yakap niya pa ay may binulong siya sa akin na parang nagustuhan ko naman ang oras na yon. At pagkatapos niya yung mabulong sa akin ay saka siya muling nagsalita. Jennifer, pag-isipan mo mabuti yung binulong ko sa'yo. Sige, salamat ulit ha. At bago siya umalis at kumalas sa pagkaka yakap sa akin, ay bigla niya lang ako hinalikan muli sa aking kamay. At saka na siya umalis at ako naman ay di agad nakagalaw mula sa aking pagkakatayo. At pagkalipas ng ilang sandali ay bigla na lang ako napangiti at bigla na lang may tumakbo sa aking isipan na kung anong bagay. At pagkatapos ng tagpong yun ay muli ko nang tinuloy yung paghugas ng mga plato. At ang tapos na ako maghugas ng plato ay napadaan ako sa harapan ng bayaw ko. Doon sa may sala at nang magkaharap na kami ay nginitian niya ako at alam ko na naghihintay siya ng sagot doon sa binulong niya sa akin. Ngunit ang oras na yon ay parang gusto ko nang sagutin yung sinabi niya sa akin at yung inoffer niya sa akin kanina kasi alam ko sa aking sarili na makikinabang din ako at ang pamilya ko sa inoffer niya na yun sa akin. At isa pa, aaminin ko, materialistic girl din kasi ako. Regaluhan mo lang ako ng mga mamahaling gamit ay sasama na ako sa iyo. Wala eh, ganun talaga ako. Kaya anong magagawa ko? Ayaw ko na din kasi maghirap pa o makaranas muli ng hirap. Kasi nasanay na din ako sa marangyang buhay gaya ng natatamasa ko ngayon mula sa aking asawa na si Berhel. At pagkatapos ng ngitian namin na yon ng aking bayaw na gurang ay umalis na din ako at saka na ako pumasok sa kwarto namin ng aking asawa. Ohan, andiyan ka na pala. Tapos ka na ba sa ginagawa mo sa ibaba? Ohan, tapos na ako. Eh ikaw, tapos ka na ba sa ginagawa mo ngayon? Hindi pa nga han eh, kasi yung isang pinautang natin ayaw magbayad. Patong-patong na yung tubo niya. Kaya eto, nalilito na ako sa pag-compute ko. Bala ko nga puntahan mamaya or bukas na lang siguro. Anuhan, sasamahan mo ko ha? Alam mo naman pag maalis ako, gusto ko, kasama kita palagi. Sige han, sasamahan kita. Magsabi ka lang kung kailan mo gusto ha. Sige han, salamat ha. Bay talaga ng asawa ko. Ang ganda pa. Pahalik nga ako. Kau talaga han. Bulero ka pa din. Kahit kasal na tayo. Nga pala han, hanggang kailan dito sa atin si Andy? Nabanggit niya ba sa'yo ha? Ang sabi niya han, mga isang buwan daw siya dito sa bahay. Medyo matagal din, di ba? Oo nga han, medyo matagal din pala siya dito sa atin. Nga pala han, ilan bang anak ni Andy? Han, dalawang anak niya. Pareho na din may pamilya. Ba't mo nga pala natanong han? Mukhang inaalam mong tungkol sa kapatid ko ha. Anong meron han? Kau naman han, wala no? Gusto ko lang naman malaman ang background ni Andy. Kasi nga, diba, siya lang ang wala ng kasal natin at saka ngayon lang kami nagkita niyan at nagkakilala, diba? Sa bagay han, tama ka. Han, tulog muna tayo. Inaantok kasi ako eh. At pag sinipag ako mamaya, pupuntahan ko yung may utang sa atin na ayaw magbayad. Sige han, ikaw na lang ang matulog. Hindi kasi ako inaantok. Basta dito lang ako sa tabi mo, okay? Okay, sige han. Ikaw ang bahala. Sige, tulog muna ako. At pagkatapos nun, ay natulog na nga ang asawa ko. Ako naman, ay nanatili sa tabi niya. At pagkalipas ng halos 30 minutes, ay napansin ko, natulog na ang asawa kong si Berhel. Kaya naman, nag-isip na ako ng maigi sa nais mangyari ng aking bayaw. Kasi naisip ko, sayang naman yung offer niya na yon kung di ako papayag. Kasi, minsan lang naman ang mga ganong pagkakataon. Kaya naman, nasabi ko sa aking isipan na parang gusto ko nang pumayag sa nais ng aking bayaw na gurang, lalo na nalaman ko mismo. Sa asawa ko, nagalante pala itong si Andy, kaya mas lalo talaga ako nagka-interes sa kanya. At dahil dun, ay nagpa siya muna ako lumabas ng kwarto namin
ng aking asawa para magpapansin na sa bayaw kong gurang at nang nakalabas na ako ng kwarto ay agad ako nagpunta sa sala kasi andun nga siya kanina at ang andun na ako sa sala ay agad ko naman siyang nakita doon. Kaya naman nagpadali na akong dumaan at magpapansin sa aking bayaw at gaya ng inaasahan ko, pagdaan ko muli sa harapan niya ay bigla niya akong nilapitan at sabay yakap sa akin at saka siya biglang nagsalita. Ano Jennifer, nakapag-isip ka na ba tungkol sa binulong ko sa'yo kanina ha? Nang itanong yun sa akin ng bayaw ko ay wala akong imik. Nagpakemi muna ako at syempre ayaw kong isipin niya na mukha akong pera pero alam ko sa sarili ko na parang ganun na din yun. Pero alam ko walang mali sa aking ginagawa. Ginagamit ko lang naman ang aking utak para sa ikakaunlad ng buhay ko at ang buhay ng aking pamilya. At dahil wala akong imik nun at ako'y nakatingin lang sa bayaw ko ay bigla siyang may bagay na dinukot sa kanyang pulsa at ang hawak niya na ito ay bigla niyang binugad sa mukha ko ang isang mamahaling kwintas na may pendant na diamond. Kaya dahil dun ay nang laking mga mata ko at ako ay napangiti na ng sandaling yun at mukhang alam na ng bayaw ko na ako ay papayag na sa kanyang nais na makita niya na ganun ang reaksyon ng mukha ko. Jennifer, gusto mo ba na ito? Magiging sa'yo ito kung papayag ka sa kondisyon na gusto. Kung mangyari, ano Jennifer, deal ka ba? Pag-isipan mo na ngayon. Sige ito, hawakan mo siya ngayon na makapag-decide ka na. Ako naman, eh agad ko yun kinuha sa kamay ng bayaw ko at saka ko yun dali-daling hinawakan. Sinipat ko yun at saka ko binalak na sukatin kung bagay ba sa akin. Kuya Andy, pwedeng pakisukat mo sa akin ngayon? Titingnan ko kung bagay siya sa akin. Sige sure, akin na, nang masukat ko sa iyo ngayon. Ako naman ay dali-daling tumalikod para yun ay masukat niya na sa akin agad. At ilang saglit lang ay naisuot niya na yun sa akin. Kaya naman agad ko yun tiningnan mula sa salamin. At pagtingin ko sa salamin ay nang laking aking mga mata kasi napakaganda niya pala at talagang bagay na bagay siya sa akin. Kaya nang sandaling yun ay parang ayaw ko nang alisin yun sa aking liig. Kaya sure ako na gusto ko yun maging akin at makuha. Kuya Andy, ang ganda naman ng fintas na to. Parang ayaw ko nang alisin sa liig ko. Ganun ba Jennifer? Pwede naman maging sa'yo yan kung papayag ka dun sa binulong ko sa'yo kanina. At pagkasabi nun sa akin ng bayaw ko, ay di ako nakaimik. Ngumiti lang ako at saka ako na sinabi sa kanya ang sagot ko. At ang madinig niya yung sagot ko sa kanya, ay napangiti siya at saka niya ako niyakap at sabay tuka. Nasa aking labi ng oras na yon, ay nakadama din ako ng saya at tuwa kasi may bagong bagay ako na makukuha na galing sa bayaw ko. At talagang nagustuhan ko yun. Biro mo, napaligaya niya na nga ako, binigyan niya pa ako ng magandang kwintas. Kaya sulit na din ang pagpayag ko sa nais na yun ng bayaw ko na ako ay mapaligaya niya at makasama. At pagkatapos niya akong mapaligaya ng oras na yun, ay todong ngiti ang bayaw kong gurang na si Andy at pakiramdam ko ay talagang nagustuhan niya ako kasi nga sinabi niya sa akin na nais niya pa akong makasama upang muli niya pa akong mapaligaya. Ako naman ay di tumanggi sa sinabi niya na yun sa akin kasi alam ko madami pang ibibigay sa akin si Andy na mga bagay na tiyak ako na magugustuhan ko din naman talaga. At maya-maya lang ay bumalik na ako sa kwarto namin ng aking asawa kasi alam ko na malapit na siyang magising at ang ando na ako ay sakto naman, nakakagising niya lang. At sinabi niya na sa akin na siya ay aalis na at balak niya nang puntahan yung umutang sa amin na ayaw magbayad. Nagdahilan na lang ako sa asawa ko ng oras na yun na ako ay di makakasama sa kanya. Buti na lang ay
umobrang dahilan ko na yon, kaya kaming dalawa lang ni Bayaw ang naiwan sa bahay. Habang wala ng asawa ko, ay agad ako niyakap ng Bayaw ko habang ako ay naghanda ng kakainin namin para sa hapunan. Kasi nga, isang oras lang naman mawawala ang asawa ko, kaya dapat makapagluto agad ako bago siya bumalik nun. Jennifer, ang bango mo talaga. Anong oras balik ni Kuya? Halika dun sa kwarto. May bibigay ako sa'yo. Tiyak ako na magugustuhan mo yon. Halika na, dalian mo. Ano ba yung ibibigay mo sa akin, ha Kuya Andy? Di ba kanina lang may binigay ka na sa akin? Meron ulit ngayon? Baka naman mamaya ma-spoiled ako niyan. Sige ka. Ayos lang yun, Jennifer, kung ma-spoiled kita. Kasi maganda ka naman. Kaya okay lang yun sa akin. At isa pa, napapaligaya mo naman ako. At napapasaya pag magkasama tayo. Halika na, dali. Para makita mo na yung ibibigay ko sa'yo. Ako naman ay agad sama na sa aking Bayaw. Kasi excited din ako makita kung ano bang bagay ang nais niyang ibigay sa akin. At nang ando na kami sa loob ng kwarto niya, ay muli niya akong binigyan ng isang bracelet. Nagustuhan ko yon, kaya naman gaya kanina ay muli niya akong napaligaya. Nang oras na yon ay baka sa mukha ng Bayaw ko ang saya niya. Kaya naman, imbis na isang buwan lang ang bakasyon niya dito sa Pilipinas, ay tumagal ng 3 buwan kasi nag-enjoy siya na kasama ako palagi dito sa bahay. Ewan ko ba, ba't masaya din ako at natutuwa pagkasama ang dalawang gurang na magkapatid na to. Kaya naman dahil dun ay mas lalo pang gumanda ang buhay ko at ang buhay ng aking pamilya. Tawagin man nila ako na mukhang pera ay wala na akong pakialam dun kasi ngayon utak ang labanan kung gusto mong umasenso. Ngayon kasi, di na uso yung mahal mo lang kasi di ka naman nun kayang buhayin at mapakain. Kaya dapat maging practical tayo ngayon sa buhay para tayo ay umasenso. Gaya ko, ginamit ko ang utak ko para ako ay umasenso sa buhay at makatulong sa aking pamilya. At sa huli pang ang pagkakataon ay si Mister at si Bayaw ay sabay nila akong napapaligaya kasi lahat ng luho ko at gusto ko ay binibigay nila sa akin ng sabay. At ako po si Jennifer, ito ang aking kwento. So ayun, tapos na yung full story natin. Sana po na-enjoy nyo at naibigan. Bye-bye!